Sa ating showbiz chika, sa wakas, Catherine Bernardo at Daniel Padilla, umamin na rin patungkol sa kasal. Mapapanood na simula October 24 ang The House Arrest of Us na pinagbibidahan nina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa KTX.ph at I1TFC. Ito ang pagbabalik-tambala ng magkasintahan kaya siguradong pakaaabangan ng kanilang mga tagahanga. Para kay Catherine ay ibang-iba ang karanasan sa trabaho ngayon dahil sa safety protocols na ipinatutupad dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Kakaiba ang experience na parang nandito kami sa isang village-style subdivision. Walang pwedeng lumabas, walang pwedeng pumasok. So kami-kami lang talaga ang nandito. Kakaiba yung experience na magtrabaho ng ganito. Kakaiba yung experience na nandito kami sa parang village-style subdivision. Para kaming nasa bubble lang din. Walang pwedeng lumabas, wala rin pwedeng pumasok. So kami-kami lang din nandito. And astig-astig din sa kakaibang very professional din ang tirada namin dito sa pag-shoot. Unang pinag-usapan sa social media ang tungkol sa pagpapakasal na umano ni na Catherine at Daniel. Parte pala ng kwento ng The House Arrest of Us ang pag-iisang dibdib ng Katniel. We're getting married, nakangiting pahayag ni Catherine. Sa pinakabagong handog sa atin ng Star Cinema, dagdag naman ni Daniel. Binubuo ng 13 episodes ang bagong proyekto ng Katniel. Hindi sequel o prequel ng pelikulang The House of Us na pinagtambalan din ni na Catherine at Daniel noong 2018 ang The House Arrest of Us. Kabilang din sa naturang digital movie series mula sa Star Cinema si Narufa Gutierrez, Gardo Versosa at Dennis Padilla. Sinisiguro ni na Catherine at Daniel na talagang makapagbibigay ng kasiyahan ang kanilang bagong proyekto sa mga manunood na patuloy na humaharap sa krisis na dulot ng pandemya. Riot as in. Ang interesting niya kasi magkakaiba ang personalities naming lahat pag nagsama-sama, Riot dito sa set. Hindi na nga namin namamalaya na sobrang maingay kami, pagbabahagi ni Catherine. Riot ka, DJ, no? Riot talaga. Riot. On and off ka, Riot. As in. Pero ang interesting niya kasi magkakaiba yung personalities namin lahat. And then, pag nagsama-sama, oh my God, Riot dito sa set. Minsan masyado na kami maingay. But, sobrang saya. So, sana yun yung makita nila pag pinanood yung mga episode. Kaya namin ginawa ito ay dahil gusto naming bigyan ng kasiyahan ang mga tao. Ngayon sa panahon natin na ang daming binibigay na pagsubok, problema, gusto naming magbigay ng ngiti, pagtatapos naman ni Daniel. Sigurado, ito po tunay na kami excited na ipanood sa inyo ito dahil first time din namin gumawa ng ganitong parang medyo sitcom series, sitcom, teleserye feel and movie feel, alam mo yun. And excited kami panoorin ninyo at magbigay ng ligaya sa mga panahon na medyo pinakakailangan. You know, kaya rin naman namin ginawa ito, MJ, kami lahat dahil gusto namin bigyan ng kasiyahan ng mga tao, di ba? Ngayon sa panahon natin na ang daming binibigay ng pagsubok at problema, gusto natin magbigay ng ngiti, di ba? Bigay ng masayang feeling lang sa mga tao. So, ito yun. Ito yung produkto na yun. So, please, supportahan po ninyo dahil para po sa inyo. Samantala sa ibang balita, Edward Barber emosyonal na nagpasalamat sa fans nila ni Maymay Entrata. Bagong Mayward movie tuloy na. Kumpirmadong magkakasama muli sa isang bagong project ang kapamilya love team na sina Maymay Entrata at Edward Barber. Ito ang good news na ibinahagi ni Edward sa loyal fans nila ni Maymay, kasabay ng pag-aming super excited na siyang muling makatrabaho ang ka-love team. Ang nilulook forward ko ay maging masaya ulit sa trabaho. Kasi may mga time talaga na habang nagtatrabaho ka hindi ka naman nag-e-enjoy, hindi naman masaya, pinipilit mong umiti or tumawa. Pero ito, binasa ko na yung script, pinost ko sa IG o Instagram stories ko yung draft 6. Masaya talaga yung movie, tapos hindi yung sobrang bigat. So, I'm looking forward to just having fun, which is isa sa mga bagay na parang hindi ko ginawa nung my last projects, pahayag ng binata sa episode ng Magandang Buhay. Ang nililook forward ko is yung maging masaya ulit sa trabaho. Kasi may mga times talaga na habang nagtatrabaho ka, hindi ka naman nag-e-enjoy.
hindi naman masaya. Pinipilit mo yung umiti or tumawa. Pero eto, masasabi ko, binasa ko na yung script. Pinost ko sa IG stories ko yung draft 6. Tapos parang masaya talaga yung movie. Tapos hindi yung sobrang bigat. So, I'm looking forward to just having fun. Which is isa sa mga bagay na parang hindi ko ginawa ng mga last projects. Huling nagkasama sa pelikula ang Mayward sa MMFF entry ni Vice Ganda na Fantastica noong 2018 habang nagkasama naman sila sa weekly series na Hiwaga ng Combat sa EBS-CBN. Kung matatandaan, nitong nakaraang Abril, sabay na naglabas ng joint statement ang magka-love team tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Sa bilang dalawang bagets, bagamat wala silang relasyon ay nananatili pa rin silang magkaibigan at nangakong magpo-focus muna sa kanilang respective career. Hindi naman mapigilan ni Edward na maging emosyonal ng magpasalamat sa loyal supporters ng Mayward na hanggang ngayon ay nagmamahal at sumusuporta sa kanila ni Maymay. Ang daming nagsabi sa start ng quarantine na yung quarantine ay parang TBB. Nakakulong kayo tapos nandoon lahat ng emotions. At masasabi ko na kahit ganoon, kahit matindi ang pinagdadaanan nating lahat ay nandoon pa rin sila. Hindi ako makapaniwala na the level that they were giving us before of support is not just the same, it's even higher. Hindi ko ma-explain. Parang baliw talaga kayo because until now you are still giving us that support, Ani Edward. Patuloy pa niya, a lot has been said sa social media, a lot of stuff has been lied about, false statements and through it all. I look sa may Instagram, sa direct messages, minsan toxic yun. Pero I read them and I read some messages, they say, we still trust you Edward. We still support you, we still love you. At hindi ko masabi, hindi nila alam, hindi ko masabi sa kahit anong interview, hindi ko maipakita sa isang movie. They will never know the impact that that positivity has in my life. Now in the future or in the past, they will never know. But all I can say now is maraming salamat. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo, lahat pa ni Edward. Parang, ang dami nagsabi sa start ng quarantine, yung quarantine ay parang PBB. Nakakulong yes, kayo, correct. Tapos nandun lahat ng emotions. At masasabi ko na kahit ganun, kahit matindi ang pinagdadaanan nating lahat, nandun pa rin sila. At hindi ako makapaniwala na hindi lang, parang the level that they were giving us before of support is not just the same, it's even higher. Hindi ko ma-explain, parang baliw talaga kayo. Because until now, you're still giving us that support. And syempre, ang daming nangyari. Let's not beat around the bush. A lot of stuff has been said sa social media. A lot of stuff have been lied about, false statements. And through it all, I look through my Instagram messages sometimes, yung sa direct messages. Minsan toxic yun, ano? Pero I read them and I see some messages. They say, we still trust you, Edward. We still support you. We still love you. At hindi ko masabi, hindi nila alam. At hindi ko masabi sa kahit anong interview, hindi ko maipakita sa isang movie. They will never know the impact that that positivity has on my life. Now, in the future, or in the past, they will never know. But all I can say now is maraming salamat. Sobrang nagpapasalamat ako sa inyo because you will never know the support that and the impact it's had on my life. Before I took it for granted, now I can see what it really means. Lalo sa lahat ng OFWs na nahihirapan ngayon. Oh my gosh. Hong Kong, even in Germany, Spain, Italy, Saudi, whatever. Ay, nakikita ko talaga. Nakikita ko yung tweets, nakikita ko yung messages, yung posts. Nakikita ko yung mga tao na Edward namatay yung nanay ko sa COVID. Pero ang unang ginawa ko, nagpray ako, nagdasal ako, tapos pinanood ko kayong yung mga clips mo sa PBB. Nung nalaman ko yun, oh my gosh, thank you God. So, for all the Mayward family, solid Ed, solid Maymay, thank you. Mahal na mahal ko kayo. Yan.